Yan. Kamusta mga kaamag? Ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay ang paggawa natin ng F0, pero ito po ay gagamitan kaagad natin ng greens. Ayan po, malinis na yung ating ano, clear na yung tubig niya. Pang apat na hugas. Alalagyan po natin siya ng 10 ml na hydrogen peroxide. Ayan po, 10 ml. Yan po ang kasama niya sa pagbababad. Pag-asa na natin siya ngayon, i-set aside lang po natin siya dyan at takpan po natin. Yan, magdamag po natin siyang ibababad or isusok dun sa tubig na merong hydrogen peroxide. At good morning guys! Magdamag natin siyang binabada na po. Ito na siya ngayon. Binabad natin. Ngayon, ang gagawin natin, hugasan natin siya ng 3 beses. Ngayon po, lulutuin natin yung sorghum. Ano po? Kailangan po haluin ng haluin yung ating nilulutong sorghum para magpantay ang pagkakaluto. Kasi yun nasa ilalim mo, mas mainit yun, mas maluluto yun. Ang sekreto sa pagluluto ng sorghum, wag ho natin hahayaan na puputok. Ano po? Pag pumutok, ano, sablay na po yun. Hindi na ari or hindi na pwede. Dapat po buo pa siya. Ngayon, check po natin, ano, pakita ko sa inyo kung paano malalaman kung pwede na at hindi pa. Pag po ganyan, hindi pa siya nababasag ng kuko, matigas pa po siya, hindi pa po pwede. Mamaya, pakita ko po sa inyo kapag ka pwede na siya. Ayan po, check natin kung pwede na, ano. Ganyan ang pag-test, ayan po, pwede na. Patayin nyo na po yung apoy, tapos i-drain na natin siya mamaya. Ayan po. Nadudurog na siya. Buo pa siya, pero pag kinurot nyo po ng kuko nyo, nadudurog na siya, nabubuksan na siya. Pwede na po yan. Ngayon, ilagay po muna natin dito sa ano, sa tela. Hayaan natin siyang lumamig at medyo mabawasan yung moisture niya or yung tubig. Mga 20 minutes, sure po yan na malamig na siya bago natin ilagay sa dryer. Ngayon po, 20 minutes na ano po, malamig na siya. Ngayon, ang gagawin natin, lalagay natin siya sa sako mamaya. Ito, sako. Lalagay po natin siya sa sako. Ayan po. Nalagay na natin siya sa sako. Ngayon, gagawin natin, tatalian natin siya. Ano? Ilalagay na po natin sa dryer. Ano po? Tapos spin lang po natin siya 2 beses. Kahit 2 beses. Make sure lang po talaga na ano, malamig na yung ating greens bago ilagay dyan. Dahil mga kaamag, kung hindi nyo gagawin yan, ito po ang mangyayari. Ano po? Ayan po. Sumabog mga kaamag. Absent-minded po kasi ako nung araw na yon, na ilagay ko na mainit pa siya. Ayan, sumabog.
So, ayan. Nakabili tayo ng bago. Wasak po talaga. Ayan, nangyari. Ayan po pala yung ating growing house. Ayan, panghakot natin ng mga kusot. Ayan, mga panghakot natin, mga katulong natin paghakot. Ayan, okay na po. Hahunin na natin siya. Ngayon, lagay ulit po natin siya sa malinis na tela para patuyuin po ano. Air drying po natin. Kakalat lang po natin siya. Ayan po, nilagyan natin siya ng electric fan na po para sa air drying po natin. Mga 30 to 40 minutes, pwede na po yan. Ngayon po, ilalagay na natin siya sa bote. Ano po? Ang mga bote natin ay in-sterilize po natin to. Ano po? Sunod ang mga gamit natin, goma, itong polypropylene na plastic, ano po. Pwede rin po yung ano, yung aluminum foil. Sunod po ito, cotton plug. Ngayon po, ilagay na natin yung mga grains natin dito sa bote. Ganyan lang po. 3/4 lang. Tapos, sunod po nyan, lagyan natin ng cotton plug. Ano po? Yan. Dapat po, masigip. Ano po? Yan. Sunod, ito. Katulad sa mga una nating video, ganito lang po. Yan. Ihigpitan po natin para yung steam hindi pumasok sa loob. Ano po? Po. Tawasan natin silang ano, ibote. Ang susunod natin, i-pasteurize natin sila, ano, i-steam. Apat na tabo yung nilagay natin dyan. Takpan na po natin. Tapos, i-steam natin siya na mga isang oras at kalahati hanggang 2 oras at lumamig na siya. Set aside lang natin siya ng 1 oras. And guys, kukuha tayo ng ano, gagawin nating punla. Okay mga kamag, ito na yung ating mga pinasteurized na bote na may greens. Ano po? Malamig na siya. Ngayon mag inoculate na tayo. Kailangan natin 70% isopropyl alcohol. Basta 70% po. Tapos ito na may mahiwaga nating alcohol lamp. Tapos ito po yung ating denatured alcohol. Yan po ang nilalagay dito. Ano po? Una po, ang gagamitin lang natin ay gunting. Ano po? Lagi nyo pong i-disinfect ng alcohol ang ating mga ginagamit na tools. Ano po? Yan. Tapos yung kamay din po natin, kailangan natin i-disinfect. Ano po? Yan. Alcohol lamp. Tapos gagawin po natin ay idadagdag natin ang ating gunting. Dito po. Tapos po, medyo itaktak natin ganyan. Yan po. Para doon natin lalagay sa gitna yung ating mushroom tissue. Ang sunod pong gagawin natin ay
Tatanggalin po to. Yan. Babalatan po natin. Ano po? Kukunin po natin yung pinakang gitna. Yan po. Dadagdag po natin dun sa alcohol lamp natin. Ano po? Tapos lalagyan na natin ng cotton plug. Ayan po. Kung makikita nyo po, nandito yung ating mushroom tissue. Ano po? Ang sunod na lalagay natin ay tissue paper po. Ano? Ayan. Ngayon po, pagkatapos natin lagyan ng tissue paper, atin na po siyang lalagyan ng marking or date po. Ano? Ito po, F0 lalagyan natin. F0. Tapos, yung date po ngayon ay Feb 15. Ano po? Yan. Ayan po, tapos na natin siyang inoculate. Ano po? Sunod natin gagawin, lagay natin siya sa incubation chamber natin. Ayan po yung incubation chamber natin. Ano? Ayan, lagay lang natin siya dyan. Para safe po siya sa mga insekto or daga. Ayan. Ito pala yung mga F1 natin. Ano po? Ayan. Kalahating kilo. 500 grams. Ayan po. Ito naman yung mga 200 grams natin. Kung gusto nyo pong mag-avail or bumili ng mushroom spawn, pwede po akong kontakin sa aking
Messenger account na Eater Dreyes po. Yan po. Nagbebenta po tayo ng tunla. Ito po yung mga F1 natin. Yan. Yan po. Ito mga kagagawa ko lang, tatlong araw pa lang po yan. Yan. Sige, update ko po kayo sa development po ng ating direct tissue to grain. Good morning mga kaamag. Ito po yung ating ginawang F0 na direct tissue culture po, ano, to grain. Ayan, pang dalawang araw na po niya ngayon. Kung makikita nyo, gumagapang na kaagad yung kanyang maysilya, ano po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan, good morning mga kaamag. Ito na po yung ating ano ngayon. Ating final result ng ating ginawang F0 na direct, ano po. Kung makikita nyo, ayan. Kapal ng amag po, ano po. Pwede nyo na pong itanim yan. Or pwede nyo pa pong ilipat as F1 po, ano. Para mag-multiply pa po, ano. Okay, mga kamag. Sana may mga natutunan kayong bago. Okay, maraming salamat.